ang ikatlong mungkahi. Mas malawak na tulong para sa maliliit na negosyo. 99% ng mga negosyo sa Pilipinas ang nasa antas ng micro, small at medium scale enterprise o MSME. Kapag mapipilitan silang magsara dahil sa pandemyang ito, lalong mapapaluhod ang pambansang ekonomiya. Bukod sa mga pautang na nakalaan sa bayanihan 2, kailangan nila ng direktang grants para magpatuloy ang pasahod nila sa mga empleyado at ang mismong operasyon nila. Dapat gumawa ng paraan para maipaabot ang mga grant na ito sa mga maliliit at naghihikahos na negosyo. Marami sa kanila walang access sa mga bangko na madalas dinadaluyan ng pondo. May mga mekanismo tulad ng credit mediation services na pwedeng pag-aralan at gayahin para iproseso ang mga grant. Sa ganitong paraan, talagang bababa sa pinaka-nangangailangan ng tulong at hindi matitigil lang sa mga malalaking negosyo na makikinabang sa mas mababang interest rates. Karugtong nito ang ika-apat na mungkahi. Tulungan makahanap ng trabaho ang mga newly unemployed dahil sa pandemya. Malaki ang pwedeng gampanan ng gobyerno rito at una na ang pagsasaayos ng socio-economic profile para maging batayan ng pagpaprioritize ng tulong. Mahalaga rin ang pagkalap ng datos ng mga pangangailangan ng negosyo at ang pagtutugma nito sa mga naghahanap ng trabaho. Mahalaga ito, lalo pa dahil mahirap ngayong bumiyahe dahil sa pangamba o limitasyon sa public transport. Kung maitutugma ang mga naghahanap ng trabaho sa mga vacancy na malapit sa kanila, maiibsan ang suliraning ito, bukod pa sa pagbawas sa panganib na tumawid ang virus sa ibang lokalidad. Kamakailan lang, inilunsad ng OVP katulong ng private partners ang isang jobs matching platform na ito mismo ang tuon. Halos 14,000 na ang job vacancies na nakapost sa aming site na ckup.ph. Marami dito pwedeng-pwede sa mga hindi umabot ng college. Katambal din ng ckup.ph sa ilalim ng ating Bayanihan at Buhay Initiative ang iskaparate.com kung saan natin pinupost ang mga produkto ng mga maliliit na negosyante. Alalahanin natin, 77% ng mga Pilipino walang bank account. Marami ring walang kaalaman o kagamitan para mag-post sa mga existing platforms. Kung makakapag-ambaga ng lahat para palawakin pa ang saklaw ng iskaparate.com, mas marami ang mahahanap at matutulungang mga community-based na negosyante para makilahok sa digital space. Bukas na bukas kami na makipagtulungan sa pambansang pamahalaan o sa kahit sino man para palakasin ang mga platforms tulad ng sikap.ph at iskaparate.com.